naman ang pag-asa. Kahapon ang presensya ng El Niño sa Equatorial Pacific at inaasang ang epekto nito ay dahan-dahan ang mararamdaman sa ating bansa sa mga susunod na buwan. Sinabi ng pag-asa, El Niño Southern Oscillation Alert System status, binabago nila ito ang kanilang El Niño Alert. Sa pinakuling pag-asa climate monitoring and analysis, nagpapakita raw ang kakaibang pag-iinit ng karagatan o ang sea surface nagkakaroon ng warming, tumataas ang temperatura sa Equatorial Pacific. Nagsimula daw itong maobserbahan noong Marso ng taong kasalukuyan at ito ay nag-develop at naging isang mahina pa lamang na El Niño. Ito ay nagpapakita ng senyales na lumalakas sa mga susunod na buwan ang El Niño, sabi ng pag-asa sa kanilang unang El Niño advisory. Ang huling El Niño episode ay naitala noong taong 2018 hanggang 2019. Sa panahon ng El Niño, tumataas ang pagkakaroon ng tinatawag na below normal rainfall o dumarami ang below normal rainfall sa ilang bahagi ng bansa. At ito ay magkakaroon ng negatibong epekto gaya ng dry spells at drought o tagtuyot. Magkakaroon daw ito ng kakaibang impact o reaksyon sa iba't ibang mga climate-sensitive sectors gaya ng water resources, agrikultura, energy, health and public safety. Pero sabi ng pag-asa ng above normal rainfall conditions, magkakaroon naman ng mas maraming ulan na ipapatak mula sa kalangitan sa western section o sa kanluraning bahagi ng bansa simula Setyembre. At lalakas pa nga raw ang southwest monsoon o habagata. Ay sa climate forecast, ang El Niño overall ay makakaapekto dahil ng inaasahan ng pag-asa sa pagkakaroon ng dry spell sa malaking bahagi ng bansa sa huling quarter ng 2023 at sa unang kalahati ng taong 2024. Sinabi ng pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section ng epekto ng El Niño ay mararamdaman sa buong bansa sa pagtatapos ng taon. Dahil ang El Niño ay tinuturing nilang slow onset event, sinabi nito na ang bansa ay maaaring magkaroon pa ng normal hanggang sa above normal na rainfall conditions simula buwan ng July hanggang September. Ibig daw sabihin, hindi pa rin daw nakikita ang mga potensyal na impact ng reduction sa tubig ulan dulot naman ng El Niño. Dahil andyan pa rin ang habag at dagdag pa ng pag-asa. Sinabi ng pag-asa na as of June 30, ang mga lalawigan ng Isabel at Tarlac nakararanasan ng dry condition, samantalang ang lalawigan ng Apayao, Cagayan at Kalinga ay nakakaranasan ng dry spell. Binigyang diin ng pag-asa ang ganitong mga sitwasyon ay kinukonsidera bilang unang manifestation o unang pagpapakita ng kondisyon ng El Niño sa ilang bahagi ng ating bansa. Sabi ng pag-asa, kapag sinabi nilang dry condition, dalawang buwan na magkasunod na below normal ang rainfall. At pag sinabi nilang dry spell, tatlong magkakasunod na buwan na mayroong below normal rainfall. O kaya naman ay 2 consecutive months na way below normal rainfall. Sabi ng pag-asa, pagdating ng December 2023 hanggang January 2024, dyan na raw natin unti-unting nakikita ang potensyal na magiging epekto ng El Niño na posibleng magkaroon ng malaking reduction ng tubig ulan na posibleng mauwi na sa dry spell ang tinatawag na meteorological drought. Pagtatapos ang Disyembre ng taong ito, sinabi ng pag-asa, 28 mga lalawigan ang makararanas ng dry condition, 36 na lalawigan ang makararanas ng dry spell, at 2 lalawigan ang makararanas ng tagtuyot o drought. Ang drought ay isang mahabang dry condition. Bunga ng 5 magkakasunod na buwan na below normal rainfall o 3 magkakasunod na buwan na way below normal rainfall, sabi pa ng pag-asa.
Pagtatapos ng January 2024, 17 lalawigan sa bansa ang makararanas ng dry spell, 26 na lalawigan sa Luzon ang nasa ilalim na ng drought condition. Sinabi ng PAGASA na bagaman may tagtuyot 10 hanggang 14 pa ring mga bagyo ang pwedeng pumasok sa Philippine Area of Responsibility hanggang sa pagtatapos ng taon, 2 hanggang 4 sa buwan ng July, 2 o 3 sa buwan ng Agosto, 2 o 3 sa buwan ng Setyembre, 2 o 3 sa Oktubre, 1 o 2 sa Nobyembre, at 1 o 2 sa buwan ng Disyembre. Ayon sa PAGASA, iiral pa rin ang 19 hanggang 20 mga bagyo na average sa ating bansa sa loob ng isang taon. Pero kung 14 na bagyo lamang ang papasok sa ating bansa sa taong ito, magkakaroon ng significant reduction sa bilang ng mga bagyo o tropical cyclones. Minsan daw may pangyayaring kalahati ng average annual number ng cyclones ang tumatama sa bansa. Pero ngayong may El Nino, hindi raw nakikitang tatama sa ating kalupaan ang karamihan sa mga bagyong ito. Pero posible pa rin na may mga magla-landfall. Batay sa historical records, ang buwan ng July ang pinakamaraming bagyo na tumatama sa Pilipinas sa panahon ng El Nino. Hindi rin daw ito malayo mangyari sa ngayon, dagdag pa ng PAGASA. Gamit ang forecast ng International Climate Prediction Center, sinabi ng PAGASA, may potensyal ng El Nino episode ay maaring moderate or strong sa susunod na kalahating taon. Ibig sabihin ng epekto ng El Nino, lalo ng dry at warm weather, ay maaring mas maging mahaba sa panahon ngayon. Kung mananatili ang El Nino hanggang sa susunod na warm and dry season, ang temperatura ay mas mataas sa susunod na taon, sabi pa ng PAGASA. Batay pa rin sa International Climate Prediction Center, sinabi ng PAGASA ng 2024 ay maaaring maitala na pinakang maalinsangan na taon sa Pilipinas kumpara sa mga nakalipas na panahon.